Honda Forza 125, isa sa pinakasopistikadong motor na patuloy na namamayagpag sa bansang Europa. Hindi lamang ito basta ordinaryo dahil taglay nito lahat ng katangian na meron ng isang maxi scooter na siguradong ikagugulat mo. Talagang kahanga-hanga ang Honda Forza 125 at sinong mag-aakala na 125cc lang ito. Ang makina nito ay 124.9cc, program fuel injected, ESP Plus engine. Compression ratio nito ay 11.5:1, naka-liquid cooled, 4 bulbs, 4-stroke, single overhead cam. At ang maximum power nito ay 11 kilowatts at 8,750 RPM, with a maximum torque of 12.2 Nm at 6,500 RPM. Kaya naman kahit 125cc lang ito ay malakas pa rin ang hatak at ang max power. Bukod pa dun, matipid ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 42 km per liter. Na mas practical talaga kung ikukumpara sa matataas ang displacement. 11.5 liters ang fuel capacity nito. Napakalayo na nang mararating mo nun kung magpapa-full tank ka. At talagang mag-e-enjoy ka kapag ito ang dalamang motor sa long ride. Dahil napakalapad ng upuan kaya hindi basta-basta mangangalay ang likod mo sa mahabang biyahe. At bukod pa dun, matutuwid mo pa ang paa mo dahil sa extended footrest nito. Kaya talagang relax ka sa motor na to. Bukod sa magandang performance at comfort ng motor na to, hindi rin mawawala ang magagandang safety features nito. Naka-dual channel ABS ito na isa sa pinakamahaligang safety features sa lahat. Para sa mga hindi familiar sa ABS o anti-lock braking system, ang ginagawa nito ay kapag nagbiglang preno ka, smooth pa rin ang magiging tigil mo. Kaya sobrang laking tulong nito, lalo na sa mga beginner. Meron din itong HSTC o Honda Selectable Torque Control. Magandang safety features din ito dahil madedetect nito kapag hindi nagpapantay ang ikot ng gulong mo dahil sa madulas na kalsada. Kaya pagdating sa mga basa, malumot o mabuhanging kalsada, safe na safe ka pa rin sa motor na ito. Sa harapang bahagi ng motor na ito, kapansin-pansin ang mataas nitong windshield na isa sa nagbibigay premium looks at elegance sa motor na ito. Adjustable ito, pwedeng babaan at pwedeng taasan. Dito pa lang, napaka-high-tech na. Dito na rin direktang nakalagay ang kanyang side mirror. Dito rin nakalagay ang kanyang turn signal lights. Kaya very visible talaga tayo sa kalsada. Meron na rin itong built-in hazard lights. Kakaiba din ang disenyo ng headlight nito at bagay na bagay talaga sa kanyang forma. Naka-LED ang kanyang headlight kaya maliwanag ito. Kahanga-hanga din ang disenyo ng kanyang DRL o daytime running light. Talagang head turner. At ang taillight nito ay malaki at naka-LED din kaya kitang kita talaga tayo lalong lalo na sa gabi. Ang instrument panel naman nito ay combination ng analog at digital display. Very modern ang design at madaling maintindihan. Nakakilis din ito at meron pa itong anti-theft alarm at answer box system. At meron din itong built-in charging port kaya pwede ka na rin makapag-charge ng cellphone mo rito. Malaki din ang kanyang bulsa sa harapan kaya safe na safe ang ilalagay mo dito. At isa pa sa magandang convenient features ng motor na to, malaki ang under-seat storage nito na kasya ang dalawang full-face helmet. Oo, kasya ang dalawang full-face helmet dito kaya kahit hindi ka na maglagay ng top box, marami ka nang mailalagay. Pagdating naman sa gulong nito, sa harapan ay 120x70x15. Sa likod naman ay 140x70x14. Malalapad ang kanyang gulong kaya talagang stable ito lalong lalo na sa cornering. Sa suspension naman ito, naka 33mm telescopic fork sa harapan. Sa likuran naman ay naka twin shock. Pagdating sa kanyang suspension, very rugged din. Kayang-kayang malulubak at mabigat na angkas. Sa kanyang preno naman ay naka 256mm disc brake sa harapan at 240mm disc brake sa likuran. At kagaya ng sabi ko kanina, naka dual channel ABS nito na isa sa pinaka-importanting safety features. Halos lahat na yata ng magagandang features nandito na sa motor na to. Sabayan pa na maganda ditong disenyo na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. Sa ngayon, hindi pa ito dinadala ng Honda dito sa Pilipinas. Pero kung sakaling dalhin ito dito sa Pilipinas, siguradong ito ang maghahari sa lahat ng mga 125cc. Dahil kagaya ng sabi ko kanina, lahat ng features na kailangan mo nandito na. Isang maxi scooter na 125cc, very practical dahil matipid sa gasolina. Pagdating naman sa presyo nito, maaaring nag-range ito ng 120,000 to 130,000 pesos. Pero kahit mataas ang presyo nito at hindi pang masa, siguradong marami ang tatangkilik sa motor na to. Ngayon kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo dito sa Honda Forza 125? Kung sakaling dalhin ba ito dito sa Pilipinas, isa ka rin ba sa bibili? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like.
Kung bago ka na sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.